ng esports. Yes. I cannot believe na nakikita ko Team Liquid Echo kontra sa Team Spirit sa Mobile Legends. Bang, bang! Oo. Ang laki ng logo. Oo. Oh. Sa ating curved, slightly curved screen, by the way. Parang hindi lang slightly curved eh. Ang ganda ng, grabe talaga yung curve nun. Oo nga, iba. Parang wave. Naka-S na talaga siya. Oo. Halos ganun na. At ganoon na lang din kasi kalaki ang pwede nating, or yung labang ito para sa maraming manonood, especially for the Filipinos na, syempre, noong debut pa lang o Deus Vult pa lang ang kuponang ito. Sabi nga ng ating panel kanina, magmula pa doon sa Pilipinas ay marami na silang napabilib. So ito ay isa na namang pagsubok. And again, even for Team Spirit, para kinakit po ba dyan, very vocal naman sila eh, di ba? Oo. Na-excited sila talagang tumapat sa mga teams mula sa Pilipinas, teams from the strongest regions, kasi doon talaga nila na mas natutunan. Oo, doon sila nakakakuha pa ng learnings. Pero speaking of, kakabanggit lang natin kay King Bomba. Pinuntahan na agad siya. Na-force out na yung flicker dito ng Barat. So, kulang ng isang importanteng abilidad para sa pag-setup sa team fight. Pero grabe, yung Liquid Echo, gusto talaga nilang patrasin yung Barat na ito. Yung Sha Essence, yung residue na hinigop dito ng Yuzong. Hindi sapat yung damage na mabibigay Kid Bomba. He's gonna be forced back. But, 8 seconds bago mag-spawn ang unang turtle sa laban, si Carl Tizzy. On his signature back siya, nagbibigay ng vision. Medyo templado, no? Yung nakikita nating ikot from Team Spirit. Kasi nababanggit previously, lalo nung day one, parang nag-experiment or medyo nag-testing pa yung Team Spirit. But today, even from the drafting phase pa lang, ramdam mo na mas tinatry nilang i-calculate, pero ito na agad yung Black Dragon form nila kay Sanford na parang hindi mawawala pag may objective take ang Liquid Echo or kahit wala kang kalabang kita, kailangan, tingnan mo, ganina, kinas niya pa din. Oo, zone out lang, pang zone out. The Filipino Dragon, Sanford, na Liquid Echo. And, of course, Liquid Echo, dahan-dahan lang muna nila yung approach, pero Team Spirit, alam naman nila na mangyayari siguro na hindi na nila makuha yung unang turtle. Pagkatapos ng na-force out nila yung flicker, tapos napauwi nila yung Kid Bomba, parang yun na yung signal na okay, talo na yung EXP laner namin para makapwesto sa unang turtle. So, that means si Sawo, yung sinasabi ng pro player, yung tinatawag nilang inaaurahan. Para lang makakuha ng vision, ganun, ganun. So, yun, Team Spirit, tignan natin kung makakahanap sila ng play. Baka sa opposite side ng mapa. Kasi yung mga rotation ngayon ng dalawang jungler, si Carl Tizzy lagi pataas. Pero si Marl naman lagi pa baba. Baka sa good lane naman sila mag next week. Next sequence. Kwento pala ng mga umaaura rin. Nakita natin series para dito sa second game na, or match natin of the day. Kasi yung previous or first match natin, punong-puno lang aura. Mula doon sa homeboys. So dito naman, sino yung mas makakapagpakita noon sa pagitan ng dalawang team to? Dahil napakatahimik kung tutuusin no laban natin, no, Renmar? Wala pa tayong casualties or kills whatsoever. At pag nagkakakitaan sila, ipupursue nila kung ano yung tinatry nilang gawin. Yes. Pero hindi nila ia-attempt na mag-engage doon sa kalaban. Oo. Yung ano, parang courting phase muna. Wala pang ano, wala pang engagement. Oo, wala pa. Wala pang engagement. Tagal sa bagay, matagal naman usually yung courting phase. Oo. Engagement kasi ano na yun eh. Commitment na yun kasi. Sure na yun eh, sure. Di pa ready mag-commit. Yung Team Spirit, yung mga galawan nila nakita ko ngayon, parang naano sila eh. Naalala nila yung nangyari sa kanila noong group stages, nung kinalaban nila nung unang araw ng group stage natin, nung kinalaban nila yung homeboys, natalo lang sila ng dalawang team fight sa Lord, na wipe out sila dalawang beses yun, natalo sila ng laro. Pero yung Black Dragon form nila, pag na dito ni Sanford, papasok na yung mga miyembro ng Team Spirit, si Carl Tizzy pa rin makapag-retrain ng Turtle. First Blood mapupunta sa Liquid Echo, mapipitas nila si Kid Bomba. Ito na yung diversion sa Gian Benny Cutie. Surprise from out of nowhere, nahuli doon si Marl, Liquid Echo. Ito na ata ang umpisa ng snowball nila. Yung pinakahihintay natin na action ay naganap na rin sa ating turtle at nakita natin kung papaano naging mas tansyado talaga ang Liquid Echo doon. Binay the book lang nila, yung usual na ginagawa nila kapag may turtle objectives, di ba? For the second time around, nagkaroon ulit ng Black Dragon form kay Sanford. Very timely din yung paggamit ng Petrify. Pero yung pagkakasecure ni Carl Tizzy ng
objective with that retribution na kinonvert nila agad-agad sa hindi sobrang overextend na action. Yep. Pero nakakuha pa rin sila ng more than just the objective. Napaganda lalo yung early game nila. That's off the broadcast, nag-uusap tayo na yung Claude last pick, it was a reaction just to the global presence na dinadala ng Liquid. Oh, pero si Kid Boba, delikado pala dito dun sa top lane. Kunting damage na lang, mahuhuli siya. Si Sunset Lover, ito yung tulong niya para kay Kid Boba. Sa Angie, ginamit yung Flicker para makatakas. Anyway, as I was talking about, yung Liquid Echo dito. Pwede lang sila mag-rush ng Blade Armor. Mahirapan na dito si Hiko eh. Tapos tingnan mo yung first item kagad ni Carl Tizzy, nag-Blade Armor na siya kagad. Then nata, nakapantalon si Sanford. So baka siya rin mag-rush ng Blade Armor. Nangyari na. Unti-unti na nilang sinasagot ang damage or ang main damage dealer ngayon ng Team Spirit nang hindi pa nga niya nakukuha yung items niya at this point. Pero also applicable for Marl as the Roger. So mas na-deny nila ngayon yung early game potential na pwedeng makuha ng jungler dito ng Team Spirit. Pero ang kinagandahan din naman, sabay pa rin or pantay, no? Yung nakikita natin yung levels, yung junglers natin. Hindi pa rin sila masyado nahuhuli. bigla na lang lumabas eh. Oo nga eh. Magong eh. Si Turtle na naman nandyan, ha? Nag-parking sa gitna ng venue. Naman yung nasa likod. Oo. Ingat ka. Okay lang. Pero grabe yung ang considerate ni Pagong. Wala siya masyado in-storm na. Kaya nandiyan lang siya sa gitna. Yes. Just chilling. Ito kasi, pinuntahan siya una. Oo. Oh. Siya una ng Liquid Echo. Pero itong mga diversion na ito, nakakatakot. Tapos tingnan mo naman! Okay. Hiko! No! There goes the jungler of the gold laner ng Team Spirit. Surprise! Diversion naman dito ng Liquid Echo. Nagiging signature na nila yung paggamit ng Low Yi. The fast-paced Echo Express ngayon, dahan-dahan yung Express, pero grabe si Kid Boba, ginamit yung Flicker para makapag-detonate. Welcome! Delikado ata yung buwan ng Team Spirit, pero nakapag gamit ng Minowan Fury si Sawo! Surprising game engagement galing sa Team Spirit! Sinurpresa yung Liquid Echo, pero ito na yung Filipino Dragon! Benny Cutie nag-entropy, ito na yung battle dito ni Zephyr, Marl, at yung Kid Boba Milano! Dalong miyembro ng Team Spirit, ginatihan ng Liquid Echo! The trade goes well para sa Liquid! Gusto kong sabihin at i-highlight yung mga XP laners natin dun sa laban na yun. Pero ang sakit na ng damage kayo ni Hiko. Nakapag-ipon na. Sabihin mo pa nung Star Shatter na biglang hinabol ni Sunset Lover dun sa kabila. At ngayon, man, meron na naman man gusto. Ay, pero mukhang depensa lang gusto nila. Pero ang sakit ng damage ni Sadie at ni JB Hiko. 50% ang bawas kagad. At kita natin yung mga kabayan natin dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Wow. Palitan nyo yung yung pwesto ng Singat H. Baliktan nyo. Naging Echo. Baliktan nyo, nasa first floor. Oh. Kailangan na nagkakalit yung O tsaka H. Pero Echo. 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 Makatunog, same pa rin. Pero grabe, ang sakit na dito yung damage ni Benny Cutie. Ginapin yung entropy. Wow. Healing spree para sa Nathan. Para kay Benny Cutie. At yung Torres sa kita, hindi mababasag ng Liquid Echo, pero lamang sila. Yan ang Nathan na namimiss na natin, ha? Oo. Matagal-tagal nang hindi lumabas ang Nathan para dito sa ating MSC. And now na nakita natin siya sa kamay ni Benny Cutie with the 3 core items already in his hands, na may 2K gold lead din compared sa kanyang counterpart or sa kanyang katapat na si Hiko. Makikita mo na bakit kahit yung pinakamakukunan ng membro ay agad-agad ang natutunaw. Pero ayan na naman, nag-commit sila kay Bomba. Delikado, si Carl ang nahuli dito ng Detras. Bomba! Pero grabe! Out of nowhere, Benny Cutie! Ito na yung bagyo ng Liquid Echo! Akala natin si Carl Dizzy mahuli, pero si Sawan, si Bomba ang nahuli naman dito. Hiko ng Blazing Duet, pero yung Petrify! Yung combo ni Sanford! Nahuli yung gold laner, pero lamang yung Liquid Echo sa trade. 3-4-1! Ang pagpasok ng bagyo sa kung saan naganap o doon sa gitna kung saan naganap ang ating recent teamfight. At balikan natin yan sa ating STC replay. Kitang-kita dito, eto yung Nathan na okay lang mag-entropy. As in, entropy papasok. Kasi napakataas na talaga ng kanyang nagiging damage output and well-supported siya dito ng kanyang mga kasama. Napangiti pa ng slide
mic doon si Carl kasi narinig niya ang cheers at hiyaw ng mga kababayan natin na nandoon sa ating Amazon Arena. At ngayon dito naman si Kid Bombay, medyo may iwan mag-isa yata. Oo, pero si JP na poke habang lumilipad sa ere. Ang ginagamit niya yung circling e, Benny Cutie pumasok dito, ginamit yung Enderbay, medyo delikado ata, pero Wind of Danger ginamit ni Benny Cutie. Buhay pa siya, hindi siya mahuli, pero si Sawo, naku, yung knock-up, double knock-up, pero makakalipan siya, malabas, tinulungan ni Danny Jamie, Sanford, napitas doon si Sawo, give up na, ginamit na yung flicker, para makatakas, at Liquid Echo, tinutuloy-tuloy lang nila, pero natamaan doon si Benny Cutie ng Star Shatter ng Novaria. Sabi nila, dahan-dahan muna, nagawa na natin yung trabaho na gusto natin gawin. At hindi ba supposedly ay dapat nawala na doon si Benny Cutie? Oo nga, imuti ka na eh. Pero yung clutch heal at clutch heal. Babay! Naku po! Siya naman yung nahuli dito. Si Hiko hindi mahuhuli ng burn damage. Tinutuloy-tuloy lang ng Liquid Echo out of nowhere. Sabi nila, dahan-dahan muna yung Echo Express, guys. First stop, second stop. Pagdating sa third stop, ang bilis na ng takbo, naging bullet train. Oh, ito pala yung... Wala palang speed limit sa Land of Dawn. Oo. At ganito kabilis ang ating mga nakikitang pangyayari sa pagitan ng Liquid Echo at Team Spirit. Pero very difficult situation ito para sa Team Spirit to isipin mo. Kasi ang pinaka magiging reliable wave clear lang talaga nila dito na hindi kinakailangan lumapit ng sobra ay si Sunset Lover. Oo. Si Hiko ngayon, kapag ka na-timingan, narinig tayo ng mga kababayan, by the way, binaligtad na nila yung agent. Yay! Pero pagka na-timingan din kasi rito si Hiko, na by the way, ang daming hang-timing. Uy! Okay. Delikado to. Okay lang. Makakunat na dito si Carla, tsaka kulang pa ng damage si Hiko. Kumakate onte. Yep. Pero hindi pa ganun kakate. Yung kate na hindi mo kailangan, ano, kalmutin. Yung andun lang, pwede diba minsan ginaganon, hina-plus mo lang kote, ganun-ganun lang, kasi hindi pa naman, ano, ganun kakate, okay lang. Pero, narespeto rin naman ata ng, or hindi naman ata, pero sigurado narespeto ng Liquid Echo yung timing ng Team Spirit. Kasi diba biglang, ano, umpisa na lang sila na tuloy na engagement. Kasi alam nila, kung tinuloy pa nila yung dahan-dahan na approach, edi baka makapag-power spike yung Claude. Pero dahan-dahan sila. Then at some point, na-realize sila, guys, bilisan na natin to kasi oras na ng Claude. Kumakati na onti. So, yun. Andito tayo sa point na Liquid Echo, yung main lamang. Yung kanilang kilometers per hour ay unti-unti lang nilang nira-ramp up. Oo, liit ng baras. Ginamit na, oy, yung Flying Dragon technique! Grabe, sinown out! Paglakas niya dun sa dispersion! Dispersion pala! Benny Cutie na ngayon nagpa-frontline dito. The Liquid Echo in the zone. Nakita na namin yun. Kaya naging manong Pilipino Dragon si Sanford. Nakita na namin yun sa isang tournament a few weeks ago kung saan nag-qualify yung Liquid Echo. Yung The Flying Dragon. Hindi, lumilipad naman talaga yung Dragon. Pero teleporting. Dragon. Flying. Dragon. Dragon. Okay, teleporting, flying dragon. Salamat, Brigida. Pwede na kayo mamili doon. Kasi either way, ay... Nakakagulat talaga yung dragon. Kasi, alam mo, kita na eh. Oo. Kita naman na dito ni Kid Bomba or ni Sawo doon sa nakikita nating brush kung saan nakasunating ngayon na may magda-diversion eh. But to think na yung magda-diversion ay hindi basta-basta nakatapak sa lupa. Oo. At sa halip ay lumilipad sa ere pa. Paano mo maagad o marereaktan yun? Pero ang sakit, nakakatunaw na siya. Okay, sakit. Okay. Carl Daisy, tahan-tahan. Pero papasok na dito. Ito na naman yung Flying Dragon ni Sanford. Pero si Sawo, with the knock-up, kinahanap niya ata yung magandang entry sa pag-flicker at ultimate niya. Pero sabi dito ni Sawo, guys, calm down. We will relax. We will defend. And Team Spirit, makakadepensa nga. Makapag-depensa nga sila rito. At si Benny Cutie ay sobrang nagiging maingat lang din. Hindi pa masyadong nagpapakita or involve ang kanyang sarili. Naging... successful din naman ang Liquid Echo na makakuha at least ng isang inhibitor turret kontra sa Team Spirit. Pero gradually, yung damage na naiipon ng Team Spirit ay unti-unti na nating nadarama. So, ipipilit at isi-siege na nga ba ito ng Liquid Echo? Kala ko may dragon na naman Lalabas mismo sa likod nila sa loob ng base. Pero delikado si Sao, ginamit yung flicker na force out yung flicker para hindi siya mahuli ng stun ng back siya. So, isang importanteng skill para sa Minotaur. Pero grabe na hiccup nung dispersion rotation si Kid Bomba. At yun na nga, lamang yung Liquid Echo para sa siege na ito. Oo, tapos nandito na yung Black Dragon form na mukhang sisimulan ni Sanford yung laban. Pero
madedepensahan pa naman ito kahit papaano ng Team Spirit. And kung babalikan natin yung nangyari kanina, kailangan mo talagang ingatan kung ikaw si Sawo, kung paano ka mag-engage, ano? Oo. Kasi mabilis reaction time ni Benny Cutie! Speaking of Benny Cutie, biglang na-burst down si Sunset Lover. Pwede niya kasing i-superposition si Sawo, tapos hindi na siya makakatuloy. Oo, yung anong oras na ba dito sa Riyadh, Saudi Arabia? 12:38 pa. Mahal na mahal ni Sunset Lover yung Sunset. Pero mga limang oras pa, anim na oras pa yun. Right now, it's Benny time. Benny time. Unti-unti na rin nagiging Hiko time. Pero kasi ang problema, etong si Benny, wala pang nakakahanap at abot sa kanya. Tisi mo, the Sunset, lalim ng Torres. Sawo, wala siya makuha na nakak. Gamit yung Dispersal sa Angie! Napakain ng Blazing Duet galing kay Hiko. Ito na nga yung damage ng Claude. Kailangan mag-ingat ng Liquid Echo. Diversion out para sa kanila. Discipline. Kala ko ano eh, ilalagay nila dun sa may likod tapos gugulatin with another play. Ako rin eh. Pero di ba at that point, kung ikaw ang Liquid Echo, nasa inyo na yung kalamangan, reset is key. Ito na, biniburst down yung Lord. Mga yung Team Series, sino makakuha ng Retribution Battle dito? At ang kukuha ni Marl! Pero yung knock-up, ito naman yung set! Si Benny Cutie wala! Team Spirit from out of nowhere! Mapapahikot ata nila yung laban na ito! Liquid Echo, wala silang damage! Sanji nandito pa rin, si Carl Tizzy makaka-out. Wala pa dito si Sanford at mukhang maghanap ng laban natin ng Liquid Echo. Gusto pa nila habulin yung mga miyembro ng Team Spirit. Star Shatter, hindi magkoconnect. Si Carl Tizzy, nakita si Hiko. Ito na yung diversion. Papasok pa doon si Sanji. At pumasok pa si Sanji! Hiko napitas! Walang gold laner para sa Team Spirit! Pero kailangan tumakbo ng mga miyembro ng Liquid Echo. Na kailangan nilang iwasan ito. Meron pa silang Lord na po problemahin dito sa bandang itaas. Habang sina Sunset Lover, mukhang nagpupursige. Binabato yung mga Star Shatter at kukunin muna ni Marl yung kanyang orange buff. Pero ayaw nang pababain ito ng Liquid Echo. Mukhang gusto na talaga nilang patumpahin yung Lord dito bago pa ito makalakad papalapit doon sa kanilang farm or sa jungle. At magiging matagumpay sila sa depensa pero yung Team Spirit unti-unting bumebuelo na. Hiko time. Yun yung sinabi mo kanina, Brigida. At andun na nga tayo. 17 minutes in, yung Claude nakapag-full build na up to a Rose Gold Meteor. Yung nakita natin mga surprise engagements ng Liquid Echo, kailangan na unting mas kalkulado. Pero ang ganda rin yung response na ginawa ng Liquid Echo. Ha? Hindi pinayagan yung Team Spirit makapwesto para makapag-push sila. At yung before nung Lord, ay nagkaroon naman din talaga ng attempt kung tutuusin. Kaso syempre, hindi siya yung tipong napormahan na engage from Liquid Echo. It was more on napilitan lang silang mag-react that way kasi bine-burst down na siya talaga ng Team Spirit pero nahanap okay. Si Hiko. Speaking of Hiko time, may magda-diversion ba dito sa bot? Lahat yata nandito na! Okay, yung minion wave wala pa dito para sa Liquid Echo. Kinamit nila yung lahat pero kailangan mag-back ng Liquid Echo. Wala sa forma dami yung pang minion waves nila. Oo, dami pang pwedeng gamitin skills dun ng Team Spirit. Nakakagulat yun kung in-engage yun ng Liquid Echo. So ngayon ay medyo mag-iingat din muna. Sakit. Uy, ang sakit din! Ang sakit, besh! Sakit din nung nakita nating damage from Sanji right now. Oh. Hindi lang mga Star Shatter yung problema ngayon ng Team Spirit. Naman, gumugulong-gulong na naman yung Liquid Express eh. Oo, oh, oo. Oh, oh. Pero okay, dahan-dahan. Dahan muna. Again, napunta tayo sa late game. Oras, potential para sa Team Spirit. Papaikot talaga. At baka makuha pa nga nila yung ayaw natin na mangyari dito. Yes. Pero Liquid Echo, yung maganda naman sa kanila, sobrang lamang sa Torre. Okay. So ngayon, kailangan muna nilang panghawakan ito. Hindi nila pwedeng hanapin na ang mga laban na hindi po papabor para dito sa Liquid Echo kasi nakita natin yung pagbabackfire nun sa kanila earlier. Pakiramdam ko lang kung Liquid Echo ka ngayon nanggigigil dito sa inhibitor turret sa tape. Pero wow! Speaking of nag-iingat, nakalahati dun si Hiko. Oo. Buti na kapag ano siya, VMI out, pero Liquid Echo, mag-rush sila ng Lord. Nag-call ng play sa taas para makakuha lang ng information at diversion. Hindi yung ultimate ng Low Yi, but the literal word diversion. At nakuha nila yung Lord at yung Torres sa taas. Sobrang bilis ng shift. Oo. As in, nag-attempt silang gumawa ng play dun sa taas. Nagawa nila mapareact to a certain extent si Hiko, pero hindi nila finul out commit kasi meron silang next na pakay in mind right after nilang magawa yung napakalit or yung attempt lang ngayon
para dito sa or contra sa Team Spirit. And now they have the Lord. Nagbabarcha sa middle lane at nandoon na si Cartesi. Umupong pero nag-winding wind pa out at eto na yata ang laban. Marl Pulado, ginamit na dito yung ultimate ng Novaria at yung Liquid Echo, dahan-dahan nila, binabawasan yung mga miyembro ng Team Spirit. Kidbomb, mamahuli ni Benny Cutie, pero si Benny Cutie kasakit ng damage na kuha niya, nakapag-immortality sa awa, ginamit yung ultimate niya rin. JP, yung shields ng Matilda! JP, kasalanan mo yun! At yung Liquid